kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Kasama ng ating mahal na Pangulo, sina Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Rizalino Acuzar, National Housing Authority General Manager Joeben Tai, Bataan Governor Jose Enrique Garcia III, 2nd District Representative Albert Garcia, Balanga City Mayor Francis Garcia, at mga opisyal ng lalawigan ng Bataan at lungsod ng Balanga. Sa puntong ito ay pinahahayag ni Secretary Acuzar sa mahal na Pangulo ang mga impormasyong patungkol sa Balanga City Low-Rise Housing Project sa pamagitan ng mga briefing boards, partikular ng Phase 1 at 2 ng mahalagang proyektong ito. Ngayon po ay personal na bibisitahin ng ating mahal na Pangulo ang Building 3 ng NHA Balanga City Low-Rise Housing Project. Ang mga pabahay ng NHA rito sa Balanga City ay sagisag ng patuloy na pakikipag-ugnayan ng National Housing Authority sa mga lokal na pamahalaan upang matagumpay na maisakatuparan ang hangarin ng Build Better More Housing ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Layunin ng BBM Housing ang makapagpatayo ng mga sustainable na pabahay para sa ating mga kababayang informal settler families o mga ISF na naninirahan sa danger zones at apektado ng mga government infrastructure projects, pati na rin ang mga nasalanta ng kalamidad, indigenous peoples, mga dating rebelde, mga kawaninang pamahalaan at overseas Filipino workers. Ang NHA Balanga City Low-Rise Housing Project na kasalukuyang binibisita ng ating mahal na Pangulo ay bunga ng pagtutulungan ng National Housing Authority at Balanga City LGU para sa mga pamilyang nakatira sa tabi ng ilog, ilalim ng tulay at estero. Ang mga benepisyaryo ay inilikas mula sa Talisay River na isang delikadong lugar.
kasama rin sa inspeksyon ng pabahay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sina Secretary Jose Rizalino Acusar, GM Joeben Tai, Bataan Governor Jose Enrique Garcia III, 2nd District Representative Albert Garcia, at Balanga City Mayor Francis Garcia. Mga kababayan, muli ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Po tayong umupo upang pasimula ng ating programa, ating tawagin si Balanga City Mayor Francis Anthony S. Garcia para sa kanyang pambungad na pananalita. Magandang araw po sa ating lahat. Sa ating pinakaminamahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., taus-puso po ang aming pasasalamat sa inyong napakahalagang presensya ngayong umaga. Ang inyong pagdalo ay nagsisilbing ilaw na nagbibigay inspirasyon sa bawat isa sa amin dito sa lungsod ng Balanga at Bataan. Palakpakan po natin ulit ang ating minamahal na Pangulo. Isang mapagpalang pagbati din po sa lahat ng ating mga kasamang lingkod bayan, civic-oriented groups, at lalong-lalo na sa lahat ng ating mga beneficiaries. Nagpapasalamat po kami ng lubos sa lahat po ng naging pagtutulungan para po maisakatuparan ang napaka-importanteng at napakagandang housing project po na ito. Simula pa po sa pagplano ng city government sa panahon ng mayor si Gov. Joet, sa lahat po ng naging tulong ng provincial government and second district under both Gov and Kong Abet at Joet, sa DSUD at NHA
lalo na po sa Central at Region 3 at developers na kasama po natin all this way at most of all sa Office of the President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Maraming maraming salamat po muli. Palakpakan po natin silang lahat. Ang proyektong ito ay sumisimbolo sa matatag na pagtutulungan na nagbunga nitong matagumpay na NHA at 4PH o pambansang pabahay para sa Pilipino, isang hakbang patungo sa lalong mas maunlad na bagong Pilipinas. Sa ating minamahal na beneficiaries, ang inyong bagong tahanan dito sa NHA 1 Bataan Village ay bunga ng pangarap at pangako na walang Pilipinong may iwan pagdating sa karapatang magkaroon ng disente at ligtas na pabahay. Inuna natin sa Phase 1 na 6 na building ang kaligtasan ng 216 na pamilyang nanirahan sa danger zones sa paligid ng Talisay River. Hindi lamang tahanan kundi isang kahanga-hangang pamayanan ang inyong maaasahan. Isang komunidad na sumasalamin sa ating pangarap na maging isang natatanging learning at family-oriented na smart university town at hangaring highest HDI or Human Development Index ng probinsya ng Bataan. Ang NHA 1 Bataan Village ay hindi lamang simpleng tirahan. Imbis na simpleng bahay, meron po tayo ngayon na tinatawag nating imbis na social ay social na condominium unit at building na higit ang ligtas po sa mga baha at sakuna. And kitang-kita po natin, napakaganda ng ginawang mga housing buildings and units. Kaya palakpahan po natin ulit ang NHA, ang Pangulo at ang DSUD. Ito ay isang buhay na komunidad na may mga kompletong pasilidad mula sa covered court, daycare at community center, unang 16 classroom integrated school building, market, simbahan, security, office. Tinitiyak natin ang kaunlaran hindi lamang ng bawat pamilya, kundi pati na rin ng buong pamayanan. Nakalatag din ang health center para sa inyong mga pangangailangang pangkalusugan, kasama ang kaanib initiative para sa gulayan dito sa ating barangay at community. Ang ating barangay learning hub, nalaligyan ng mga makabagong computers, high-speed internet, aircon, printer, ay patuloy na tutulong sa ICT education ng ating mga kabataan at para sa lahat. Kagaya ng ginawa po natin sa libang pito pa na ibang mga barangay dito po sa Balanga City. Ayos na rin po ang plano para mas maiksi na bagong daan papuntang Roman Highway at Walter Mart na ilang daang metro lang po ang magiging layo at kayang-kaya pong lakarin. Sa ating mga minamahal na beneficiaries, sama-sama tayong magtulungan upang mapanatiling maayos at maunlad ang NHA 1 Bataan Village. Asahan ninyo na kami po sa City Government ng Balanga, kasama ang ating mahal na Vice Mayor, Sanggunian Panglungsod, ang mga kagawaran ay buong puso na paghahandog ng isang bagong buhay na kahanga-hanga para sa bawat pamilya rito sa Balanga. At sa ilalim po ng gabay at inspirasyon ng programang Bagong Pilipinas at 4PH ng ating pinakaminamahal na President Marcos, pinagmamalaki po natin ihayag na handa na po ang mga karagdagang lupain para po sa mga susunod na yugto ng mga pabahay sa ating lungsod. Nandyan po of course ang ating 2.4 hectares na Phase 2 dito po mismo sa ating site ngayon. Meron pong available na 1.7 hektaryang lupa sa may San Jose Kataning, also na 300 metro lang po ang magiging layo sa palengke. At meron pa pong 3.4 hektaryang espasyo malapit sa 4 lanes na 700 metro lamang po ang layo sa ating central terminal. Sa tulong po ng ating pinakaminamahal na Presidente Marcos, sa ating DSUD Secretary Jerry Acusar, ating NHAGM Joeben Tai, at ang lahat ng ating mga kapwa lingkod bayan, ang mga karagdagang proyektong ito ay magbubukas ng pinto para po sa libong-libo pang mga pamilyang Balanggenyo at Bataenyo na magkakaroon ng maayos, ligtas at kanilang mga sariling tahanan. Muli, maraming maraming salamat po sa pakiisa
at suporta ng bawat isa na nandito, lalong-lalo na po kay President Marcos na sa kanyang presensya ngayon ay pinapakita niya ang kanyang matinding pagmamahal sa bawat isa po sa ating Balanggenyo, Bataenyo at mamamayang Pilipino. Maraming maraming salamat po muli sa lahat at mabuhay po ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, Mayor Francis Garcia. At sa puntong ito, ating tawagin ang representative ng ikalawang distrito ng lalawigan ng Bataan, Congressman Albert S. Garcia, para sa kaniyang mensahe. Maraming salamat po sa ating panauhing pandangal, His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sa ating mga kasamang nagtatrabaho sa gobyerno from the NHA, Mr. GM Joeben Tai. Our very own Secretary Kuya Jerry Acozar ng DISUD. Kay Congresswoman Geraldine Roman, Congresswoman Gila Garcia, sa lahat ng provincial, city, municipal and barangay officials dito po sa ating lalawigan ng Bataan sa pamumuno po ni Mayor Francis at ni Gob Joet Garcia. Lalong-lalo na po sa ating mga beneficiaries na tatanggap po ng hindi socialized housing program ng gobyerno, pero sinabi nga kanina ng ating Pangulo, social housing program para po sa inyong lahat. So, magandang umaga po sa inyong lahat. Mr. President, maraming salamat po sa inyong muling pagbabalik dito po sa lalawigan ng Bataan. Kaya po kami overdressed ngayong umaga dahil kanina po maaga nandun po kami sa dambana ng Kagitingan, sa tuktok ng Mount Samat, at pinangunahan po ng ating presidente ang pagbibigay pugay sa tapang ng ating mga veterano nung lumaban nung World War II at sa lahat po ng ating mga veterano. Kaya maraming salamat po sa inyong pagbabalik. At ngayon naman po ay sasaksihan ng ating Pangulo ang turnover ng ating mga social housing units para po sa ating mga beneficiaries na nakatira sa mga danger zone ng Talisay River mula po sa Barangay Talisay at Barangay Bagong Bayan. Dito po ay magiging ligtas na po ang ating beneficiaries at katulad po ng sinabi kanina ni Mayor Francis, kukumpletuhin po natin ang lahat ng pasilidad, lahat ng amenities mula sa health center, eskwelahan, mga bagong daan, covered courts, daycare centers, at iba-iba pa pong facility para maging isang kumpletong masaya, maginhawa at ligtas na komunidad sa ilalim ng housing program ng ating Pangulo at ng National Housing Authority. Kaya congratulations po sa inyong lahat. And sana po, pagyamanin po natin ito, pagtulong-tulungan natin. Huwag natin sayangin itong pagkakataon na ibinigay sa atin ang ating pamahalaan para magkaroon ng magandang tahanan at magandang buhay. Kaya sana maging mabuting kapitbahay po tayo, mabuting kapwa Balanggenyo at mamamayan ng ating lalawigan nang sa ganon sa ating pagtutulong-tulong gumanda at umunlad ang ating buhay. At gusto ko pong samantalahin ang pagkakataong ito dahil nandito ang ating Pangulo upang pasalamatan siya dahil yung matagal na nating pangarap na tulay na magduduktong ng lalawigan ng Bataan sa probinsya ng Cavite, ng Region 3 at ng Mega Region 4 ay matutuloy na po. Bilang ating presidente at chairman ng NEDA Board, inaprubahan na po nila ang budget na $4 billion at pinublish na po yung bidding nitong tulay. Kaya hindi po ako nagdududa na sa mga susunod na buwan ay makakapiling muli natin ang ating Pangulo para sa groundbreaking nitong tulay na sisimulan po dito sa lalawigan ng Bataan. This will be the solution to the heavy congestion ng traffic ng Metro Manila dahil sa south side of Metro Manila
ay magkakaroon na po ng malaking infrastructure project. And going north and south, you can totally bypass Metro Manila, crossing the bridge, applying to Roman Expressway, connecting to SETEX, pwede na kayo mag-Central Luzon, North Luzon, or mag-West Philippines, and back and forth. So kung napanood nyo po yung vlog ng ating presidente, na sinasabi po niya na hindi po mangyayari kinabukasan, pero marami pong ginagawa ang ating gobyerno para sa lalong madaling panahon ay masolusyonan na po ang matinding traffic ng Metro Manila. At bukod po sa solusyon sa traffic ng Metro Manila, itong pagduduktong ng tulay, hindi na po magiging dead end ang Bataan Peninsula. Maraming mamumuhunan yung mga iniimbita ng ating Pangulo kapag siya po ay may foreign trip na mag-invest dito po sa ating bayan. Sigurado mas maraming mamumuhunan dito po sa ating lalawigan, lalo na meron tayong yung dating Bataan Economic Zone na brainchild at vision ni President Marcos Sr. na ngayon po ay free port area of Bataan na pinagpapatuloy po natin with the support of our President. Siguradong maraming papasok. Kaya sa ating mga kababayan, hindi lamang po tahanan ang ibibigay sa inyo ng ating pamahalaan, kung hindi magagandang trabaho para sa atin at sa ating mga anak. Kaya with that, marami pong migration na nangyayari, and together with Secretary Acusar, pinaplano na po natin ang marami pang 4PH housing program na gagawan po natin dito sa province of Bataan. Nang sa ganon, ang ating mga kababayan at ang ating mga workers, mga empleyado na nanggagaling po sa iba't ibang dako ng ating bansa ay magkaroon ng magandang tahanan at magandang trabaho dito sa ating lalawigan ng Bataan. So, congratulations sa ating beneficiaries at maraming salamat po, Mr. President. Maraming salamat po, Congressman Albert Garcia. Ang susunod na magbibigay ng kanyang mensahe, ating tawagin ang ama ng lalawigan ng Bataan, Governor Jose Enrique Joet S. Garcia III. Maraming salamat po sa ngalan ng ating pong pamalaang panlalawigan, kay Vice Governor Chris, ang ating pong mga bukal, siyempre mula po sa ating mga kinatawan, ang ating pong mga city officials sa pangunan ni Mayor Francis, at higit po sa lahat, mula po sa ating mga kababayan dito po sa lungsod ng Balanga, lalo ng ating pong mga homeowners. Muli po, Mr. President, maligayang pagdating dito po sa lungsod ng Balanga, lalawigan ng Bataan. Palakpakan po natin muli ang ating Pangulo. Mr. President, dalawa lang pong pasasalamat ang aking pong nais na ihatid sa inyo. Una-una, pasasalamat dahil ang napili nyo po na kalihim ng isa pong napakahalagang departamento, walang iba po kundi ang aming kababayan, Secretary Jerry Acusar. Na siya po talaga ang patuloy na nag-iisip ng iba't iba pong mga tulong na pwede pong maibigay dito po sa aming lalawigan. Alam niyo po, Mr. President, na una pa si Secretary Jerry tumawag sa amin para mag-follow up at talagang sinupin kung anuman po yung mga pangangailangan upang maging maayos ang lahat ng mga One Bataan Village, ang lahat po ng ating housing projects dito po sa ating lalawigan. Kaya muli po, Mr. President, maraming salamat po sa paghirang kay Secretary Jerry bilang kalihim ng DSUD. Pangalawa, pasasalamat po dahil buong-buo po ang inyong suporta para po sa ating 4PH housing program. May target po tayo na very ambitious but workable, 6 million houses dito lamang po sa aming probinsya. Siguro ho sa ngayon umaabot na ng mahigit 60,000 ang ating pong housing backlog. No, kaya po ito po sa tulong ninyo, sa tulong po ng ating kalihim ng buong DSUD family, nandito po si GM Joeben Tai, ay mapupunuhin natin ito pong ating kakulangan sa lalong darating sa madaling panahon, nang sa ganun po makatulong sa lahat po ng ating mga kababayan. At gusto ko rin po ibalita na dahil po itong mga ating homeowners ngayon or ating mga beneficiaries, sila po yung dating nakatira dito po sa may Bagumbayan, sa Talisay,
nasa danger zone, malapit po sa tabing, nasa tabing ilog po. Kaya po sila yung ating pinrioritize nang sa ganun ay maging ligtas ang bawat isa, lalo na pagdating po ng kalamidad at magkaroon po ng mas maayos na pumumuhay. Mr. President, sigurado naalala pa ho ng ating mga kababayan nung sila po ay unang kinausap ng ating pong lokal na pamahalaan na kinakailangan pong lumipat, sila po ay nagiiyakan. Naalala nyo ba yung kayo po ay nagiiyakan? Nandun po tayo sa grandstand ng bagong bayan, nakikiusap kung pwedeng hindi po lumipat. Pero siguro ngayon, umiiyak din po, pero sa tuwa, hopefully, dahil po maayos, kompleto pagdating sa mga pasilidad, at umasa po kayo na magiging mas marami pa hong mga proyekto na itatayo dito po sa ating One Bataan Housing Village na makikinabang ang bawat isa sa inyo, hindi lang po ang ating mga anak, kundi po pagdating lalo na sa pamumuhay ng bawat isa pong naninirahan dito po sa ating housing project. No, kaya po sa lahat, maraming salamat sa inyo pong patuloy na pag-suporta. Kailangan po nating pagtulungan ito para nang sa ganon manatiling maayos at gumanda ang ating pong mga pamumuhay. Siyempre, sa tulong ng lahat po ng ating mga barangay officials. Again, Mr. President, thank you for your presence and thank you for the support to the province of Bataan. Maraming salamat po. Isang magandang umaga. Maraming salamat po, Governor Joet Garcia. Ang mga proyektong pabahay ng gobyerno ay patuloy na naisa sa katuparan sa pamagitan ng NHA. Sa puntong ito, ating pong tawagin si NHA General Manager Joeben Tai upang maghandog ng kaniyang mensahe. His Excellency Ferdinand Bongbong Marcos Jr., magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito ay ang araw ng Kagitingan, kung saan inaalala natin ang mga magiting ng bayaning sundalo sa kanilang paglaban at sakripisyo para sa kasarinlan ng ating bansa. Gusto ko rin pong ihantulad ang kanilang kagitingan sa mga benepisyaryo po natin ngayong araw na ito. Nais ko pong ipabatid na ngayong umaga na ang inyong kagitingan ay hindi lamang pinapakita sa katapangan, kundi sa pagsisikap, harapin ang hamon ng buhay at magtagumpay dito. Ang inyong pagpupursigi sa araw-araw ninyong kinakaharap na panganib sa dati ninyong tinitirahan ay nagsisilbing inspirasyon sa amin sa NHA upang magtayo ng mas maraming pabahay patungo sa isang mas ligtas na bagong Pilipinas. Maging tanda ang inyong pagtira sa mga bagong tahanan na ito bilang tagumpay ng inyong mga pangarap. Sa 216 na benepisyaryo na lilipat sa 6 na low-rise housing buildings dito sa Balanga Low-Rise Housing Project, makasisiguro po kayo na ligtas at dekalidad ang inyong mga bagong tahanan. Asahan po ninyo na tuloy-tuloy ang pagpapagawa namin ng dekalidad at abot-kaya na pabahay para maisakatuparan ang pangarap ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magkaroon ng komportable at ligtas ng tahanan ang bawat pamilyang Pilipino. Maraming salamat po. Magandang araw po sa ating lahat. Maraming salamat, GM Joeben Tai. Ngayon po ay inaanyayahan natin ang ating mahal na Pangulo upang pangunahan ang pagkakaloob ng Certificate of Award sa ating 10 benepisyaryo na kumakatawan sa 216 na pamilya na nandirito ngayon. Ang mahal na Pangulo ay sasamahan nina Secretary Acuzar, GM Tai, Governor Joet Garcia, Kong Albert Garcia at Mayor Francis Garcia. Tinatawag na po natin ang ating mga benepisyaryo. Amador Gabarda. Jose Linsangan at Marie Winnie Avellana. Gemma Bel Castino para kay Herson Vertido.
Ronel Agulto, represented by Rodolfo Agulto at Lale Agulto. Amelia Robles at Dario Parco. Minda Donaire at Edito Susidor. Maria Teresa Santos, representing Leonardo Santos Jr. Lucio Reyes at Mary Grace Reyes. Ali Embok at Mary Rose Embok. At Ferdinand Campos at Christina Campos. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations sa lahat ng mga nakatanggap ng kanilang mga sertipiko. Sa puntong ito, ating inaanyayahan si Secretary Acuzar ng Department of Human Settlements and Urban Development upang ipakilala ang ating panauhing pandangal. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating DSUD Secretary, Secretary Jerry Acuzar. Please take your seats. Ang NHA General Manager na siyang namahala dito sa proyektong ito, GM Joeben Tai. Andito rin po ang ating kasama sa House of Representatives at sa matagal na. Ayoko nang sabihin lahat ng pinagsamahan natin. Mahakala tayo mga edad natin. Bataan na 2nd District Representative Albert Raymond Garcia. At ang ama ng probinsya ng Bataan, the Province of Bataan Governor Jose Enrique Garcia III. Ang ating alkalde, Mayor Francis Anthony Garcia. At ang pinakamahalaga na bisita natin dito ngayon, ang mga beneficiaries ng low-rise housing NHA Balanga City low-rise housing project. My fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong mainit sa pagtanggap, hindi lang na sa init talaga ng ano, pero ngunit napakainit ng pagtanggap ninyo sa akin dito sa Balanga City, Bataan. Nagagalak ako na personal na masaksihan ang pamamahagi ng 216 na pabahay sa ating mga benepisyaryo. Para sa kaalaman ng lahat, ang NHA Balanga City Low-Rise Housing Project ay bahagi ng ating patuloy na pagsisikap upang bigyan ng maayos na tahanan ang bawat mamamayang Pilipino. Ang mga low-rise buildings na ito ay tinayo gamit ang mga makabagong teknolohiya. Kaya naman, ang bawat pamilyang maninirahan dito ay makakatiyak sa tibay at katatagan nito. At pinag-uusapan natin yung low-rise ay yung susunod natin na gagawin. Ito, 3 stories ito. Ang susunod gagawin, 5 na. So, mid-rise na yon ang tawag dyan, para makarami tayo. Isa sa mga pangunahing pangangailangan ng bawat pamilya ang magkaroon ng sariling tahanan.
Ito marahil ang pinakamahalaga, lalo na para sa mga kababayan nating nakatira sa mga mapanganib na lugar. Bahagi ng katungkulan natin na mailikas sila muna sa delikadong lugar tulad ng mga daluyan ng ilog. Nagsikap po ang gobyerno na mabigyan sila ng maayos at ligtas na tahanan na matatawag nilang sarili. Ang mga benepisyaryo natin ngayon dito sa Balanga ay inilikas natin mula sa kahabaan ng ilog ng Talisay. Sa loob ng maraming taon, umarap kayo sa peligrong dala ng pagtira sa tabi ng ilog. Kaya narito tayo upang bigyan ng lunas ang kanilang suliranin. Sila, kayo ngayon ay maninirahan sa sariling bahay na ligtas, legalidad at komportable. Ngayon pa lamang po ay binabati ko na ang ating mga benepisaryo ng congratulations sa pagsisimula ng panibagong yugto ng inyong buhay. Ito pong pabahay ay handog ng pamahalaan para sa inyong pamilya. Mahalin at ingatan natin ito mabuti upang magsilbi itong pundasyon ng inyong mga pangarap at magagandang kinabukasan. Naway inyo rin pagyamanin ang komunidad dito upang sabay-sabay kayong umuunlad at gumiginhawa. Narito ang inyong pamahalaan, lalong-lalo na ang lokal na pamahalaan ng Balanga, ang panlalawigang pamahalaan ng Bataan, upang gabayan kayo sa lahat ng oras. Makakaasa rin po kayo na lahat ng sambayan ng Pilipina sa ilalim ng pambansang pabahay para sa Filipino Housing Program o yung tinatawag naming 4PH Program, patuloy ang pagpupursige ng pamahalaan upang mabigyan ng maayos na tahanan ang ating mga kababayan. Ito, ngunit ito talaga, alam nyo po, nung kahapon galing po ako sa Bacolod at kami naman na may yung mga agrarian reform beneficiaries. At nabanggit ko ron, sinabi ko sa lahat ng katungkulan ko bilang Pangulo, isa sa paborito kong katungkulan dahil sa tagal na nag-antay ng ating mga agrarian reform beneficiaries, sa wakas ay nag-antay sila 30 taon. Sa wakas ay nabigyan na sila ng titulo. Ngayon, idadagdag ko na rin na isa sa pinakapaborito kong katungkulan ay dumating dito sa ganitong klaseng mga proyekto upang masasabi natin na ang pamahalaan ay talagang nagbibigay ng serbisyo sa taong bayan sa pamamagitan ng ganitong klaseng mga pabahay, hindi lamang dito sa Bataan, kung hindi sa buong Pilipinas. Sa pangunguna ni Disud Secretary Jerry Acusar, at ang GM ng NHA, Joeben Tai, tiyak naman ako na makakamit natin ang mga layunin natin. Marami pa tayong ipapatayong bahay, kaya inaasahan ko ang inyong patuloy na suporta at pagsusumikap. Muli, binabati ko ang ating mga benepisyaryo at hangad ko ang ikauunlad ng inyong pamumuhay. Sama-sama tayong tumungo sa isang maliwanag at masaganang bagong Pilipinas. Maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Hinihiling po natin sa ating mahal na Pangulo na manatili sa entablado para po sa ating photo opportunity. Tinatawagan na po natin ang mga ceremonial awardees. Maari na po kayong umakyat sa entablado. Maghanda naman po ang ating mga opisyal at kawani ng NHA, TISUD at TWG. Maraming salamat po sa ating mga ceremonial awardees. Sa atin naman pong mga opisyal at kawani ng NHA, TISUD, TWG, maari na po kayong umakyat sa entablado.
Maghanda naman po ang mga opisyal ng provincial government ng Bataan. Maraming salamat po sa ating mga opisyal ng NHA, DSUDA TWG, sa mga opisyal ng Provincial Government ng Bataan. Mari na po kayong umakyat sa entablado. Maghanda naman po ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng siyudad ng Balanga. Maraming salamat po sa mga opisyal ng Provincial Government ng Bataan. Sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng siyudad ng Balanga, maaari na po kayong umakyat sa entablado. Maraming salamat po sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng siyudad ng Balanga. At maraming salamat sa ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Muli, ating pong palakpakan at pasalamatan ang ating mahal na Pangulo, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Inaanyayaan po ang lahat na manatili sa kanilang kinaupuan habang ang Pangulo ay hindi pa nakakaalis. Maraming salamat po. Panahon na ng pagbabago dahil sa ito ay kinakailangan tayo na. Lahat ng pamilyang Pilipino ay karapat-dapat na mapagkalooban ng maayos, ligtas at murang tahanan. Ito ang pangako ng bagong Pilipinas para sa mga minamahal nating kababayan. Ang ating nasaksihan ngayong araw ay patunay ng walang patid na dedikasyon ng pamahalaan na makapagpatayo ng matibay, abot-kaya at dekalidad na pabahay sa loob ng mga progresibo at maunlad na mga komunidad.